Ayan, ito po, Honda Bitik, Bitik Sir, Honda Bitik. Punong-puno. May dala po si Sir ng kompresor, magpapapalit. Ayan, punong-puno yung makina. Tingnan natin sa kabila. Magana sa ilalim, yan yung compressor. Yun po yung compressor sa ilalim. Kung yung punta po kasi nito dito, may tama na po yung mechanical niya. Kaya ito si Sir, balik niya, may dala na ng compressor. Honda Bitik 2004 model. Dalawa ba? Dalawa? Yan, rarampak po natin para tumaas yung ulo niya para madaling madukot yung compressor sa ilalim. Ayan po, tatanggalin po natin to, pati condenser po at saka radiator. Wala pong dadaanan sa ilalim yung compressor, kundi tanggalin natin tong radiator saka condenser dito po sa harapan ng daan nito. Ayan, ito po yung reminder sa kasama po sa compressor. Ayan, ito po yung tamang proseso. Ang pagkakabit po ng compressor, basahin lang po natin ito para maiwasan ang backjab po sa pagkasira ng compressor. Ayan. Para sigurado. Ayan po yung compressor ilalim. Kaya kailangan po natin tanggalin to, yung radiator at condenser. Diyan po dadaan yung compressor. Wala pong ibang dadaanan kundi babaklasin natin to. Ayan, ito po yung compressor na ikakabit natin. Para pala makakuno na sila dahil di kailangan magpapunan. Hindi pala pwede. Ayan, tinapala po natin yung sa automatic. Yung daanan po ng langis sa radiator. Thank you.
Luwag na po siya. Ano, paabot pom, kana, pom. Tapalan yung ano ng compressor. Ayan, ayan na po yung ano, compressor. Ayan na po yung compressor. Ayan, lagyan na po muna ng tornilyo bago salpak dahil nakaharang po yung tubo sa ilalim. Ay, baliktad. Ay, tama. Ha? Tama. Ah, ito po yung luma. Ah, ito po yung bago. Ayan, kapalitan din po natin yan. Ayan, hindi o pwede itong ano sasabit. Magko-convert pa po ng fittings. Pero parehas lang po yung compressor. Kaya ito kasi sabit sa alternator. Hindi rin mabaloktot, makapal. Kaya papalito tayo.
Ay, huwag na, huwag na. Pero pala, sir, huwag na. Ayan, kakargaan na po. Kakargaan na po natin. Ano po yung prion? Kailan, hindi pa umaandar. May problema po yung electrical niya. Ayan, bumigay yung piyot. Ayan, okay na, umandar na po. Ha? Taas muna. Ayan, okay na po. Ayan o, 202 ang karga po. Ayan, sa low side 36 lang. Ayos. Ito po yung pinalitan natin ng compressor. Ayan, sarado na po yung tangke. Ayan, babalik na po yung takip nito. Pinaka bumper niya. Ayan. Okay. Ayan, tumataas bahagya siya. Ayan, tingnan natin sa loob. Okay na. Ayan, okay. Bingo! Okay na po, tapos na po. Eh, babalik na lang po yung bumper niya. Ayan, binabalik mo po itong bumper. Kaibigan, ito na po yung lamig niya. Yung pinalitan natin ng compressor saka dryer. Expansion po, hindi po ako nagpalit. Nilinis ko na lang po yung expansion niya. Pero dryer po, hindi pwedeng hindi tayo magpalit ng dryer. Kaya palit po tayo. Yung expansion po, nalilinis. Nabubugahan po natin ng nitrogen. Ayan, okay na po. Yung Honda BTIC na pinalitan natin ng compressor, bagong compressor at saka dryer. Yung pong expansion valve, binugahan na lang po natin ng nitrogen. Eh kasi bago pa po yun. Okay na po yung aircon nito. Yan, medyo mahirap lang pong medyo mahirap lang palitan ng compressor kasi punong-puno. Tinanggal po namin yung radiator niya at saka condenser. Ayun. Okay naman ho siya. Ayan. Okay na ho ito. Maraming salamat po sa mga bago po sa channel ko. Paki-subscribe na lang po. Maraming salamat at share pa natin para makita rin po ng iba kung paano magpalit nitong Honda BTIC. Yan, maraming salamat po. Yung po pala nito, yung compressor parehas lang po ng CRB. Ayan. Thank you po. Maraming salamat. Bye-bye.